Unang himala ni Jesus sa aklat ni Juan, Kabanata 2. Palipas ng 2 araw, may kasalanan sa Kana sa Galilea at naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay inanyayahan din sa kasalan. Kinapos ng handang alak, kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, "Anak, naubusan sila ng alak." Sabi ni Jesus, "Huwag po ninyo akong pangunahan, ginang. Hindi pa po ito ang tamang panahon." Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, "Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo." May 6 na banga doon. Ang bawat isa ay naglalaman ng 75 hanggang 115 litro. Ang mga ito ay nakalaan para sa paghuhugas ayon sa tuntuning panrelihiyon ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus sa mga tumulong doon, "Punuin ninyo ng tubig ang mga banga," at pinuno nga nila ang mga banga. Pagkatapos, sinabi niya, "Kumuha kayo ng kaunti at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan." Dinalhan nga nila ang namamahala ng handaan at tinikman nito ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan nanggaling iyon, subalit alam na mga sumalok ng tubig. Kaya tinawag niya ang lalaking ikinasal. At sinabi, "Ang masarap na alak ay unang inihahain kapag marami nang nainom ang mga tao, saka inihahain ang mababang uri. Ngunit sa huli ninyo inilabas ang masarap na alak." Ang nangyaring ito sa Kana sa Galilea ang unang himalang ginawa ni Jesus. Sa pamamagitan nito'y inihayag niya ang kanyang kapangyarihan at nanalig sa kanya ang mga alagad. Pagkatapos nito, pumunta si Jesus sa Kapernaum, kasama ang kanyang ina, mga kapatid at mga alagad. Sila'y nanatili roon ng ilang araw. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa at kalapati, at ang mga namamalit ng salapi. Kumuha siya ng lubid at ginawa iyong panghagupit, at ipinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda, pati na ang mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit ng pera at ipinagtataob ang kanilang mga mesa. Pinagsabihan niya ang mga nagtitinda ng kalapati, "Alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalala ng kanyang mga alagad ang sinasabi sa kasulatan, "Ang malasakit ko sa iyong tahanan, matinding matindi sa aking kalooban." Dahil dito'y tinanong siya ng mga pinuno ng Hudyo, "Anong himala ang may papakita mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?" Sumagot si Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito, at sa loob ng 3 araw ay muli ko itong itatayo." Sinabi ng mga pinuno ng Hudyo, "46 na taong ginawa ang templong ito, at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw?" Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito,
at lalo silang naniwala sa kasulatan at sa mga itinuro ni Jesus. Nang pista ng Pasko ay nasa Jerusalem si Jesus, marami ang sumampalataya sa kanya nang makita nila ang mga himalang ginagawa niya. Subalit, hindi nagtiwala sa kanila si Jesus, sapagkat alam niya ang kanilang mga iniisip. Hindi na kailangang may magsabi pa sa kanya tungkol sa kanino man, sapagkat nalalaman niya ang kalooban ng lahat ng tao.